Yung pong panahon na nasa armed struggle yung MILF, hindi naman ho talaga pwedeng mamuliti ka. Kasi una, hindi pwedeng irehistro na political party yung MILF. Dahil madidisapprove ito dahil ang advokasya niya ay armed struggle. Magiging ground for disqualification yon. So hindi ho tama na mag-participate siya sa election. Pero kasama ho sa peace agreement na pinirmahan ng MILF, yung commitment niya na mag-transition siya from an armed revolutionary organization na may hawak na baril, na ang paraan ng pakikibaka ay armado, pupunta siya doon sa political, democratic, peaceful na movement na ang magiging anyo ay political party para maipagpatuloy niya yung kanyang advocacies at yung mga paninindigan niya. Kaya ho nag-create yung MILF through a central committee resolution ng political party. Ito ho yung United Bangsamoro Justice Party. So, kasama ho sa peace agreement na commitment ng MILF na maglalagay siya ng political party para ho mapunta na siya doon sa mas mapayapa at demokratikong process ng pag-assert ng kanyang karapatan. Kaya ho, tama lang na oo, nung MILF, hindi siya mamumuliti ka, pero ngayong nag-transition siya dahil sumali na siya sa gobyerno, kailangan ho siyang mamuliti ka. Kailangan ho siyang magpatayo ng partido niya. Kailangan ho siyang maglagay ng mga kandidato. Lalo na ho kung saan yung gobyerno natin ay parliamentary. At ang alam ho ninyo, yung parliamentary system, ang pinakamahalagang component nito ay political party. Dahil yung gobyerno sa parliamentary system, hindi pinapatakbo ng presidente o ng isang tao. Kundi yung partido na merong mayorya, yung merong majority doon sa parliament members, ang partidong maglalagay ng kanyang chief minister. So kaya ho, importanteng magkaroon ng partido at manalo yung partido ng MILF para ho makontrol niya yung parliament at siya ang makapaglagay ng chief minister at makabuo ng kanyang cabinet. Yun ho yung tawag doon ay government of the day. Sa ngayon ho, na-transition, ang government of the day ay ang MILF na ang hawak niya ay yung United Bangsamoro Justice Party. So kaya ho, hindi talaga maiwasan na pumasok sa politika yung dating MILF na ngayon ay UBJP dahil yun ho ay alinsunod sa kasunduan natin at yun ho ay demand at requirement ng parliamentary system ng gobyernong ginawa ho natin.